Hi guys! Good morning! Welcome back to Marcel Multimayor Channel. So ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo ang before and after ng Irene unit dito sa Lumina Homes. So ipapakita ko sa inyo from the start, then yung finished product ng Irene unit, guys. So, by the way guys, ang Irene unit is ang lot area niya is nasa 36 square meter, then yung floor area is 22 square meter. So, unang-una siya guys, sa pagtingin mo pa lang sa unit, naka-box type lang siya. So, matuturn over sa inyo ang unit box type. So, ang meron lang is bath and toilet, then yung kitchen, yung lababo, makikita nyo na ano lang siya na lababo guys, may sink na. Then wala siyang room, so kayo na ang magpagawa ng room. Tapos wala siyang fence, wala siyang extension. So meron siyang selling. So may selling na siya. So ang improve nyo lang is yung fence and extensions, then yung rooms, kitchens, and laundry. So, ang Irene guys, o sa umpisa pa lang, makikita nyo is napakaliit talaga kasi nasa 36 square meter lang siya. Pero, pag malagyan na po siya, pag na-renovate nga po nyo siya, may room na, may kitchen, may laundry, naka-extend na siya, ma-amaze talaga kayo guys kasi yung dating maliit tingnan, malawak siya tingnan guys, malaki siya tingnan. So, hindi mo akalain na 36 square meter lang siya guys. Kasi makikita mo talaga na malaki talaga siya once na malagyan na siya ng mga division, mga partition guys. Okay, so heto na siya guys, excited na. So, ipapakita ko na po sa inyo ang before and after. Tapos guys, yung after ng ng bahay, sa ngayon, hindi pa siya fully furnished talaga. So, wala pa siya gaanong maraming mga gamit na nakalagay kasi sa ngayon wala pang budget guys. Okay, so i-share ko lang po sa inyo para magkaroon kayo ng mga idea about sa loob, sa interior design ng Irene Model House ng Lumina Homes. Okay, so tara, umpisahan na natin guys. Ito yung Irene unit before siya ma-turn over. square meter ang lot area and 22 square meter ang floor area. So, alagi yung mag-extend sa likod at saka sa harap. So, before siya i-turn over, ang lababo is dito siya nakalagay guys, sa likod ng CR, sa gilid ng CR, dito sa baba, yan. So, transfer namin siya sa harap. Okay, so kung gusto niyo talaga yung extensions niyo sa backyard is kitchen lang lahat, or pwede niyo din siya hatiin, laundry at saka kitchen, or kitchen at saka room, depende na po sa inyo. Okay, so ang CR, makikita niyo talaga napakaliit yung CR, pero once na napa-improve niyo siya guys, malawak siya tingnan, malaki siya tingnan. So, ang sa amin is nilagyan siya namin ng wallpaper. So, malawak talaga siya tingnan. Okay, so, huwag kayo mag-paint ng dark. So, once naka-turn over sa inyo ang unit ng Irene, so, ito yun mukha niya. Ito ang mukha niya. Naka-box type lang siya. So, walang partition, guys. Okay, so, yan. Tingnan nyo siya ng mabuti, guys. Maliit lang siya tingnan. Pero, once na-renovate nyo na siya, napa-improve nyo ang interior, napakalaki siya tingnan at malawak siya tingnan. Basta yung kulay ng paint nyo guys, wag yung dim, wag yung dark, dapat mga light color lang para maaliwalas at malaki siya tingnan. Okay, so ito yung front yard extensions, yan. 2 meters siya guys, front yard and backyard 2 meters. Thank you.
guys, huwag na tayo magpapahuli pa habang mura pa ang monthly amortization ng Lumina Homes at mura pa din yung reservations, guys. Kasi hindi mo talaga akalain, guys, amazing talaga ang Lumina Homes. Social siya tingnan. Sa labas pa lang siya, social siya tingnan. Pero low-cost housing si Lumina Homes. Tapos, maliit lang din yung monthly natin na babayaran. Pwede nyo siya ipag-ibig, pwede nyo din siya i-banking finance or banking loan. So, ang sa amin kasi is nasa pag-ibig. So, 3% lang po siya, kaya nakamura kami. Ang bank loan is 6% ang babayaran nyo na interest. Medyo may kamahalan ang bank loan, guys. Depende kasi yan sa bracket ng income nyo. Yan. So again, guys, Lumina Homes, before improvement, so 36 square meter ang lot area, 22 square meter ang floor area, then allowed siya for extensions, backyard and front yard. Okay? Ito na po ang after ng Irene Inner Unit. So, lot area is 36 square meter and floor area is 22 square meter. So, sa nakikita niyo siya, guys, wala pa po siyang fence or gate. So, na-extend lang po siya. Pero as of now, hindi pa nilagyan, hindi pa kami nagpagawa ng fence. So, wala pa kaming kapitbahay, kaunti pa lang siya. Then, sa harap, wala din. So, sa ngayon, hindi pa masyadong maingay ang paligid namin. Yan, nagtatanim kami ng spices. Ito talaga yung favorite namin spices. Nire-recycle namin yung mga plastic. So, sa ngayon, ang na-improve lang dito sa front yard extensions is naka-extend na siya. May gripo. Sinadya talaga namin nalagyan na siya ng gripo kasi may motorcycle kasi yung husband ko, si dito siya magwa-washing. So, ito yung wall, guys. Yan, doon sa dulo. Pwede nyo siya lagyan ng bricks or tiles. Depende na po sa inyo kung ano yung ilagay nyo dyan. Ito yung poste para sa fence nyo or sa gate nyo. Okay, so once na turnover sa inyo, naka-jealousy lang siya. So, pinalagyan namin siya ng ganito. Square bar siya para mas safety yung bahay natin. Okay? So, yung iba, sliding window yung pinagawa nila. Pero sa amin kasi, is ganito lang siya as of now. Soon na po yung pag may budget na yung sliding window. So, itong screen door, guys, pinagawa talaga namin siya para papasok yung yung hangin while naka-open yung door. Okay, so once naka-turn over ang unit, isang doorknob lang, yan lang siya. So, nilagyan namin ang pangalawang doorknob para mas lalong safety yung bahay natin, guys. Yan. So, ito yung dati, tapos pina-add namin siya ng ganito para mas safety talaga ang bahay natin once na umalis tayo. Okay? So, heto na siya! Diba? Maaliwalas siya tingnan. Malaki siya tingnan, promise in actual. Hindi ko talaga inakala, guys, na malaki talaga tingnan. Malaki ang bahay namin sa 36 square meter na lot area. Okay, so, itong blind curtain, guys, pinagawa namin siya. Sinadya talaga namin pinagawa kasi nakakapag-social siya tingnan at maganda talaga siya pag blind curtain ang ilagay nyo sa window nyo. I-compare nyo sa curtain, mas maganda talaga ang blind curtain, guys. So, nabili namin siya sa Urban Lifestyle for 1,400 pesos. Naka-promo kasi kami, guys, kaya binili na lang namin. Nagpagawa kami. Tapos, ito naman siya, guys. Binili namin talaga ito para for key holder. Just in case for emergency, madali lang namin siya makuha yung key.
So, dito na area, ito yung sala namin. So, yan na wall. Pwede nyo siya lagyan ng wall decoration or picture frame, malaking family picture frame. Depende na po sa inyo kung ano yung ilagay nyo dyan for wall decoration. Or pwede yung wall clock na malaki. So, ito yung sofa. Ito yung, itong sofa na ito, sinadya talaga namin na ito yung binin namin, recliner, para just in case na may mga bisita kami na or family visitor namin dito, dito namin sila patulugin. Kasi pwede niyo siya gawing bed din ito, itong sofa na to. Recliner kasi siya. Tapos, once nanood kayo ng TV, relaxing talaga guys. Okay, so sa harap ng sofa is yung TV. Huwag kayo bibili ng malaking TV. Kasya lang po yung 43 inches down. Huwag yung 43 inches na pataas kasi pangit na siya tingnan. So, itong rack, nabili namin siya sa Shopee. Okay, so depende na po sa inyo kung ano yung bilin nyo na mga wall decoration. Okay, so next guys is itong ilaw sa dining. So, sinadya talaga namin na ganito na ilaw ang binili namin para creative din siya tingnan or maganda siya tingnan. Nakaka-attract din siya tingnan sa bahay nyo, sa dining area. So, itong TV, din dito sa gitna ng dining area nyo, sa gitna ng TV, pwede siya lagyan ng partition. Maliit lang siya na partition para hindi siya gaano makita yung dining area nyo pag kumakain kayo. Maliit lang siya. Pero kung gusto niyo na malawak talaga tingnan, pwede na wag niyo na siya lagyan ng partition. Yung diretso na lang talaga. Okay, so dito naman tayo sa dining area. So temporary lang ang wall decoration kasi may ilagay dito yung husband ko. So, sa taas, lagyan namin siya ng Last Supper. Doon namin siya ilagay, ang Last Supper. Diyan, dito na part guys, Last Supper. Then, dito naman sa kabila, depende na po kung ano yung maisip namin, kung ano yung ilagay namin diyan. So, itong table, sinadya talaga namin na pinagawa sa kakilala namin kasi para mas kasya talaga siya. Dining table, high chair po ang table and chair. So, may rack siya na pwede nyo ilagay dito yung mga baso or flower vase or wine. Depende na po sa inyo, guys. Nakakatulong din yan siya. Okay, so, amazing unit talaga ang Irin, guys. Huwag kayo bibili ng maraming gamit. Okay? Makakatipid talaga kayo ng gamit dito, guys. So, next, guys, is ang master bedroom. Okay, so, ito yung master bedroom namin. Wala pang door. Ang ipapagawa namin dito is sliding door para tipid space po siya. Hindi siya masikip. Dito namin siya nilagay yung switch. Then, dito ilagay sa loob ang sliding door. Nagpagawa din kami ng blind curtain sa room para mas maganda din siya tingnan. Tapos magpapagawa din kami ng cabinet. Yan, naka letter L na cabinet para yung mga excess baggage namin, dyan namin ilagay. Okay? So, magpapagawa din kami dito sa wall. Lagyan namin ng salamin. Tapos, sa gilid is table. Table and chair. Maliit na table lang. Tapos, paggawa din kami soon, lagyan nyo din siya ng table, yung kasya sa semi bed lang ang pwede dito guys. Huwag yung twin bed kasi ano na, masikip na po siya. Okay, so next guys, dadapo na naman tayo dito sa room ng aking anak.
Okay, ang room ng aking anak, guys, is medyo maliit, pero yung width niya is the same lang. Yung height niya is konti lang, binawasan namin siya ng konti. Okay? Blind curtain. So, next na po yan siya once na may budget na po, guys. So, guys, kayo na po bahala kung paano nyo siya pagandahin ang bahay nyo, yung interior nyo. Basta, sa ngayon, guys, sinishare ko lang talaga para magkaroon kayo ng idea about sa interior designs ng Irene. Okay? So, next, guys, dito na naman tayo sa bath and toilet. Yan. Okay, so, yan. Malawak siya tingnan. Malaki siya tingnan. Pag yan, pag itong wallpaper na nabili ko, guys, hindi ko talaga inakala na malawak siya tingnan, malaki siya tingnan ang CR. Okay, so ito, alagayan ng towel. Sa bitanan siya, guys, na mga damit. Okay, so, may mga rack, lagayan ng mga shampoo. Yan. So, lagyan din namin siya soon ng shower. Dito namin siya ilagay, yung shower, guys. Diyan. Huwag kayo bibili ng mga malalaking gamit, guys, kasi maliit lang po yung CR natin. So, dito, pwede nyo siya isabit dito yung mga brief, yung mga basang panty nyo. So, may mga wrap kami sa tissue, then, toothpaste, and toothbrush. Cute siya, guys, diba? So, may maliit na basurahan, garbage, tapos. So, yan siya, guys. Yan yung transformation ng CR. So, next, guys, backyard extensions. Okay, so ang backyard extension, guys, pwede nyo siya i-whole kitchen or whole laundry, or pwede nyo siya hatiin kitchen and laundry or kitchen and room. So, sa right side is kitchen, then sa left side is laundry area, or pwede nyo siya gawing room kung marami talaga kayo. Okay, so yan siya. Okay, so, itong kitchen namin, guys, yan, re-transfer namin siya dito. So, ginawa namin siyang letter L para mas malaki siya. So, sa ibabaw siya, guys, lagyan namin siya ng cabinet para may mga lagayan kami. Temporary lang kasi itong mga plates na nakalagay dyan. Tapos, yan, dyan yung dating lababo. So, nilipat namin siya dito. Yan. So, ito na space, guys, dito namin ilagay ang burner or gas range, guys. Okay? So, dito sa right side, mga spices. So, soon, palagyan din namin siya ng cabinet. Maliit lang siya na cabinet for spices. So, may breather siya. Yan. Dati is maliit lang yan siya, pero pinalakihan namin ang breather. So, itong ceiling, hindi namin siya nilahat na nilagyan ng sin. So, nilagyan namin ng puting sin para mas, yung sinag ng araw, guys, papasok siya sa loob. So, dito sa, sa baba ng, ng lababo, is lagyan namin siya ng cabinet. Dyan, cabinet din, sa baba, cabinet din. Soon po siya. So, by the way, guys, ang cell, dito pala, dito na area, yan, dito na space is refrigerator. Dito namin siya ilagay ang refrigerator.
maliit lang siya ng refrigerator, yung saktong-sakto lang talaga, guys. Okay, so dito na naman tayo sa aming maliit na laundry area. Mahirap kasi pag walang laundry area kasi walang labahan. So pinalagyan namin siya ng laundry area. Yan lang siya. Chideng, pasensya na kung maraming gamit. So, lagyan din namin siya ng shower dito sa gilid ng faucet. So, sa ngayon, may nakalagay pa dyan, pero ang ilagay namin dyan is washing machine. So, temporary lang namin nilagay yung mga gamit dyan kasi wala pa kaming cabinet. Ang ilagay talaga dyan is washing machine. So, yan yung daanan ng tubig, guys. So, guys, thank you for watching. Sana magkaroon kayo ng malaking idea. At please, kung may mga may share kayo sa akin, please don't forget na i-message nyo ako sa comment section box. Okay, so thank you!